Home Buddy. Mapapaaga na ang paglilingkod sa inyo ni Miss Jamie Quinto. Home Buddy. Alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Home Buddy. Mapapanood sa Facebook live streaming. I-type lamang ang DZME 1530 kHz. At siyempre, mapapakinggan ang sabayan sa radyo DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. There is a place very far from this world. And the only way you can get there is through music. Remember, only music can set you free. Ang musika ay buhay. Malungkot, parang walang saysay at laging may kulang kapag walang tugtugin na nasasagap ang ating mga tenga. Bilang bahagi ng aming tungkuling makapaghatid ng iba't ibang uri ng programa araw-araw, sa inyo na ngayon ang DZME Playlist. DZME Playlist. Dalawang oras na hindi basta tugtugan, kundi dito madidiskubre ang lahat ng singers na nasa likod ng mga paborito niyong awitin noon at ngayon. Kailan sumibol at naging tanyag ang kanyang mga kanta? Boses lamang ba ang kanilang naging puhunan sa pagsika? Alamin kung paano nakatulong ang pakikisama sa kanilang katanyagan. Ano ang mga kantang tumatak sa ating mga alaala? Ang lahat ay iahatag sa inyo ni DJ Tony T. DJ Tony T. Sa bagong programa, DZME Playlist. Programang maghahatid ng sari-saring mga awiting naging paborito mo. DZME Playlist. DZME Playlist. Tuwing alas 12 ng tanghali, mapapakinggan sa Radyo DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Broadcasting live sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530. Numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alit, musika at public service. DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Araw po ng Lunes, unang aral sa unang araw sa buwan po ng Abril 2019. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Armed Forces of the Philippines kinumpirma ang daang-daang Chinese vessels sa paligid ng Pag-asa Island na pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Manila Water, inilabas na ang partial list ng mga barangay na lubhang naapektuhan ng krisis sa tubig nitong nakaraang buwan. Supply ng tubig para sa agrikultura mula ang Gatdam, binawasan. 31 artista nasa narco list, madaragdagan pa ayon sa PDEA. Commission on Human Rights umapila sa paglalabas ng listahan. Kauna-unahang babaeng pangulo at CEO ng Social Security System o SSS, itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag kontribusyon ng mga miyembro ng nito, epektibo na ngayong araw na ito. At 24 hours hotline number para sa mga distressed OFW inilunsad ng OWA. Mula sa DZME News Center, narito ang DZME 1530 Balita sa Tanghali. DZME 1530 Balita sa Tanghali. Mga balitang hinala, sinaliksik,
inihanda at sinuri ng DZME News and Current Affairs. DZME 1530 Balita sa Tanghali. 1530 Balita sa Tanghali. Kalipunan ng mga pinakahuling pangyayari sa loob at labas ng bansa. DZME 1530 Balita sa Tanghali. 1530 Balita sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali, Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Lunes, April 1, 2019. Sa detalye ng ating mga naglalakihang balita, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga lumabas na ulat na may daang-daang Chinese vessels na nakapaligid sa Pag-asa Island, isa sa pinakamalaking isla sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesman na Edgar Arevalo, batay sa impormasyon na kanilang nakalap ay intentional ang pagpapakita ng mga presensya ng Chinese sa naturang lugar. Sinabi pa ni Arevalo na hindi matukoy ang kabuuang bilang ng mga sakyang pandagat na nakapalibot sa lugar dahil sa pagbabalik o pabalik-balik ang mga barkong nagtutungo rito. Inihayag din ng Armed Forces of the Philippines o AFP na meron na silang pangalan na mga politikong may kaugnayan sa New People's Army o NPA. Ayon kay AFP spokesman Edgar Arevalo, patuloy ang kanilang validation sa mga tinukoy o sa mga natukoy nilang opisyal na nakikipag-uusap sa mga rebelding grupo. Nanawagan naman si Arevalo sa mga politiko na ipaalam sa AFP at maging sa PNP kapag may naniningil na permit to campaign. Iginit pa ni Arevalo na ang perang ipinagkakaloob para sa mga NPA at ay ipinambibili lamang ng mga armas upang labanan ang pamahalaan. Samantala, dalawang flag ng teroristang grupong Islamic State of Iraq and Syria o ISIS ang nakuha ng mga alagad ng PNP o Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa isinagawang joint operation sa bayan ng Bagao, lalawigan ng Cagayan. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, nakuha ang flag sa tahanan ng magkapatid na sina Greg at Altero Carriaga nang ihain ang warrant of arrest laban sa mga ito noong Marso 28. Sa ulat ng CIDG, inilabas ngayong araw na ito, hinihinalang leader at miyembro ng Northern Jihadist Group, isang terrorist at radical Islamic propagation group na binubuo ng Bugao noong 2016, ang magkapatid na Arciaga. Nasa kustodiya na nila sila ng CIDG Regional Field Unit o Regional Field Unit 2 sa Camp Aduro, Tugigaraw City. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Ayos. Samantala, pinarangalan ng Philippine National Police sa mga police officer ng Victoria Samar na matagumpay na dinepensahan ang kanilang estasyon mula sa pag-atake ng New People's Army noong nakaraang linggo. Sa awarding ceremony na ginanap sa Camp Crami kanina, nakatanggap ng medalya ng kadakilaan si Victoria Police Chief Police Lieutenant Eladio Alo at apat na iba pang police officers. Magsasagawa ng hiwalay naman na awarding ceremony para sa 13 iba pang miyembro ng Victoria Police na naka-duty ngayong araw. Nakatanggap din ng bukod na medalya ng sugatang magiting sina Police Master Sergeant Arturo Gardo Jr. o Gurdo Jr. at Arnold Kabakang na kapwa na sugatan sa nangyaring labanan. Matatandaan na Marso 28 nang atakihin ng may 50 miyembro ng New People's Army ang Victoria Municipal Police Station. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Meron din ako dito niyan. Mahigit 11,000 pulis
ang ide-deploy ng National Capital Regional Police Office upang matiyak ang seguridad sa darating na Semana Santa. Ayon kay NCRPO Chief Major General o Police Major General Guillermo Eliazar, ipakakalat ang mga pulis sa mga transport terminals kung saan inaasahang daragsa ang mga individual na magsisiuwi sa kanilang probinsya. Bukod pa dito, makakatuwang din ng hanay ng pulisya ang force multiplier kabilang ang iba't ibang organisasyon para sa pagpapanatili ng peace and order. Una nang inihayag ni Eliazar na magpapatupad ng full alert status ang NCRPO sa darating na Holy Week. ME 1530, balita sa tanghali. Meron din ako niyan. Alas 11:43 na po ng tanghali. Sa iba nating balita, inilabas na ng Manila Water ang partial list ng mga barangay na lubang na apektuhan ng krisis sa tubig noong nakaraang buwan. Kabilang dito ay ang mga barangay ng Addition Hills, Barangay Bangka Drive, Plainview, Highway Hills at Hulo sa Mandaluyong City. Samantala, nasa listahan naman ang Barangay Kapitolyo, Bagong Ilog at Urambo sa Pasig City. Kabilang diyan ay ang Upper Bikutan sa Tagig at Mambog sa Binangonan. Tinatayang mahigit sa 150,000 pamilya ang nakatanggap o makatatanggap ng full waiver sa kanilang bayarin ng tubig para sa buwan ng Marso. Tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Tinapyasan ng National Water Resources Board ang alokasyon ng supply ng tubig para sa irigasyon mula sa Angat Dam. Ito'y upang matuloy ang patuloy na mabigyan ng water supply ang mga residential areas sa Metro Manila at Central Luzon. Ayon kay NWRB Executive Director Dr. Sevilio David, simula ngayong araw ay ibababa na lamang sa 35 cubic meter o meters per second ang supply ng tubig para sa agrikultura. Tiniyak naman itong hindi makaapekto sa mga magsasaka ang tapyas, alokasyon ng tubig dahil nasa kalagitnaan na ng planting season ng mga ito at kokonting tubig na lamang ang kailangan para sa kanilang pananim. Mababatid na sa kasalukuyan ay nasa 192.76 meters na lamang ang imbak ng tubig sa Angat Dam. Una nang ibinabala ng PAG-ASA ang posible itong bumaba pa sa 180 meters na critical level sa susunod na buwan. 15:30, balita sa tanghali. Sa balitang droga naman, inihayag ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na madaragdagan pa ang listahan ng mga personalidad na nasa drug watch list. Ayon kay PDEA Spokesman Director Derek Carrion, 31 ang una nang inihayag na bilang na celebrities kasama nakasama sa narco list. Ngunit hindi pa kasama rito ang mga listahan ng Philippine National Police, PNP, at National Bureau of Investigation, NBI. Dagdag pa ni Carrion, mahigpit pa nilang binavalidate ang pagkakasangkot ng mga personalidad sa illegal na droga. Una nang sinabi ni PDEA Director General Aaron Aquino na pawang mga sikat na artista ang mga nasa narco list kung saan ay may isang sikat ring love team. Sino ni? At umapila naman ang Commission on Human Rights o CHR. So manoy narco list ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na nagdadawit sa may 31 artista. Sa panayam ng DZME 1530 kay CHR Commissioner Karen Gomez Dumpit, sinabi nitong dapat maging maingat ang PDEA sa paglalabas nito dahil sa may pinangangalagang reputasyon ang mga artista at hindi lamang mauwi ito sa trial by publicity. Mag-ingat din po tayo kasi ho, these are reputations eh. May mga reputasyon po ito, no? Kung po talaga nagkakasala sa batas, di ba ho, kailangan din po, hindi rin trial by publicity. Iginit pa ni Dumpit na marami nang nagkamali at nasirang buhay dahil sa maling listahan. Marami na pong
nagkamali dyan, marami na pong buhay na nasira dahil dyan sa listahan na yan ay sila po ay kinukutsa ng tao, pero it turns out na hindi naman po pala totoo. Yan po ang tinig, mga kaibigan, ni Commission on Human Rights Commissioner Karen Gomez Dumpit. Pero ma'am, dahil mo sinabi na mas maraming nasirang buhay dahil sa droga. Samantala, ipinatalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong presidente at chief executive officer ng Social Security System si Aurora Cruz Ignacio. Si Ignacio na nagtapos ng Bachelor of Science, Major in Commerce, Banking and Finance sa Centro Escolar University, ang kauna-unahang babae na mauupo bilang pinuno o head ng Social Security System o SSS. Batay sa appointment paper na inilabas ng Malacanang, papalitan ni Ignacio si dating SSS President at CEO Emmanuel Dook. Matatandang Marso 6 nang magbitiw sa pwesto si Dook matapos tuluyang maisabatas ang Republic Act 111990, ang Social Security Act of 2018. Balita sa tanghali. Sa kaugnay na balita, ngayong araw na ito, epektibo na ang karagdagang kontribusyon ng mga miyembro ng Social Security System or SSS. Ang 1% na karagdagan ay magre-resulta sa 12% ng buwan ng kontribusyon ng mga SSS members. Ayon sa Social Security System, para sa isang empleyado na kumikita ng 10,000 piso, ay 400 pesos na ang magiging monthly contribution niya mula sa dating 363 pesos and 30 centavos. Ang mga employers naman ay magre-remit na ng 800 pesos sa halip na 737.70. Ayon pa rin sa SSS, ang nasabing increase ay malaking tulong sa mga miyembro lalo na sa panahon ng kanilang pagre-retiro. Alas 11:49 ng tanghali, kinalampag ng iba't ibang militanteng grupo ang tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ngayong araw na ito. Ito'y kasabay ng pagunita ng tinaguriang Kidapawan Massacre noong 2016 kung saan ay 3 magsasaka ang nasawi, samantalang mahigit 100 ang sugatan o kaya'y napaulat na nawawala. Katarungan para sa mga biktima ng massacre ang patuloy na ipinananawagan ng mga militanteng grupo. Matatandaan na Abril 1 taong 2016 ang mauwi sa karahasan ng pagpuprotesta ng libu-libong magsasaka nang papatukan sila ng mga otoridad. Hinarang nila ang mga pangunahing daanan sa Kidapawan City kasabay ng panawagan sa lokal na pamahalaan na mamahagi na ng bigas sa mga magsasakang naapektuhan ng matinding tagtuyot. Lumabas po tayo, mga kaibigan, ng ating himpilang. Unyon ng mga magsasaka sa agrikultura umapila sa Commission on Human Rights na paigtingin ang investigasyon kaugnay ng pamamaslang ng 14 na magsasaka sa Negros Oriental. ME 1530 Radio Reporter. Alamin natin ang ulat mula kay Neil Miranda. Neil? Umapila sa pamamaraan ng Commission on Human Rights Association ang pinggir ng mga manggagawa sa agrikultura kaugnay sa pagpatay sa 14 na magsasaka sa Negros Oriental. Ayon kay UMA Chairperson Antonio Flores, dapat mas paigtingin ng CSR ang kanilang investigasyon dahil may tuturing na masakir umano ang pagpatay sa 14 na magsasaka sa 3 bayan sa Negros Oriental. Anya, kailangan ang CSR na siyang magsasagawa ng masusing pagsisiasat sa karubal-dumal na pagpatay sa mga magsasaka. Bukod sa 14 na pinaslang, 12 pang individual ang inaresto umano ng mga pulis at sundalo. Sinabi pa ng grupo, ang anti-crime operation ay nakadirekta sa mga militante na kumakontra sa gobyerno. Ako si Neil Miranda ng DZME 1530. Una sa kanan ang himpilang may paninindigan. DZME 1530, balita sa tanghali. Maraming salamat, Neil Miranda. Sa ibang balita, inilunsad naman ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA ang isang hotline number para sa mga distressed overseas Filipino workers. Ayon sa OWA, layunin itong makatulong at matugunan ang mga makatugon sa mga nanganganib na OFW sa pinakamabilis na paraan. Magiging bukas ang hotline
na 1348 para sa mga OFWs na 24 oras araw-araw. Ang mga tawag mula sa lahat ng Metro Manila ay maaaring i-dial ang 02-1348 habang sa international calls naman ay 06-32-1348. EME 1530 Radio Reporter. Balita pa rin sa labas, update po tayo sa sunog na nangyari dyan po sa Maysan Valley, Paranaque na Apulana. Alamin natin ang ulat mula kay Tony Hildo. Tony? Naagapan ng tuluyang pagsiklab ng sunog sa tatlong kalapang lusahi sa barangay San Valley sa Paranaque City kaninang umaga. Ayon kay Fire Marshal Wilson Tana, agad na respondi ang mga bumbero ng Paranaque Fire Department dahil upang maapula agad ang pagkarat ng apoy sa isang residential na tatlong kalapang lusahi. Tumagal lamang ng 16 na minuto sa unang alarma ang sunog na iniklara ang fire out alas 10:24 ng umaga. Wala namang naitalang nasaktan o nasawi sa naturang sunog. At ulit pa rin nagsasawa investigasyon ang Paranaque Bureau of Fire Protection kung ano ang naging sanhi ng sunog at halaga ng naiwang pinsala ng ari-arian na tinupok ng apoy. Ako si Tony Hildo ng BCM Santa sa kanan at hindi na may paninindigan. DZME 1530, Balita sa Tanghali. At nakuha na natin mga kaibigan ang balita sa Ibayong Dagat, Kalakalan, Palakasan, Kalusugan at Showbiz. Unahin natin ang balitang abroad. Pope Francis, kinundina ang mga political leaders na nagtatayo ng border wall sa kanilang nasasakupang lugar upang hindi mapasok ng mga dayuhan. Foreign News mula sa ating kasamang si Eric Bocal. Eric? Yes, Sir Ed Marine, kinundin na nga po ni Pope Francis ang mga political leader na nais magkaroon ng bakod o harang sa kanilang bakuran upang hindi makapasok ang mga dayuhang bisita. Ayon Santo Papa, ang mga nagsusulong ito ang magiging bilanggo sa kanilang bakod na itinayo pagdating ng huli. Ginawa ni Pope Francis ang pahayag habang nasa eroplano pauwi galing Morocco bilang sagot tungkol sa migration at sa plano ni US President Donald Trump na magtayo ng border wall sa pagitan ng Amerika at Mexico. Ulat Ibayong Dagat, ako si Eric Bocal para sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. DZME 1530, Balita sa Tanghali. At nakuha naman natin ang balita sa Kalakalan. Memorandum of Understanding sa pagitan ng pamahalaan at Chinese contractor para sa rehabilitasyon ng Pasig River, nilagdaan na. Kumustahin natin ito. Balita mga kaibigan mula sa Kalakalan, pagkakaloob naman ni Julianna Baisa. Julie? Tama yan Sir Ed, nilagdaan na ni Pasig River Rehabilitation Commission Executive Director Jose Antonio Goita at Chinese First Highway Engineering Company Limited General Manager Wo Jianshao kasama ibang iba pang opisyal ang kasunduan para sa rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Layon ito na malinis at maisaayos sa mga esterong dinadaluyan ng maruruming tubig mula sa mga kalapit pabrika na siyang umaagos papunta sa ilog. Ito'y bahagi ng mandato ng PRRC na gawing dekalidad ang Ilog Pasig upang mabuksan ito para sa pangingisda, secondary recreation gaya ng pamamangka at gawin bilang water supply source. Plano rin ng pamahalaan na magtayo ng 29 na istasyon na magbibigay serbisyo sa 76,000 pasahero kada araw at paglalagay ng 24 na bangkang air condition na kayang magsakay ng may 50 katao. Ulat Kalakalan, ako po si Julie Baiza para sa DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. DZME 1530, Balita sa Tanghali. At dakuhan na natin ang balitang sports. Ito daw pong si LeBron James, hindi makakapaglaro sa huling 6 na buwan ng Lakers sa kasalukuyang NBA season. Hindi ba out na sila? Hindi ba eliminated na sila? Alamin natin mga kaibigan ang balitang ito. This time, mula kay Eric Bocal. Eric?
Yes sir, hindi na nga po lalaro si LeBron James para sa kasalukuyang season. Inanunsyo to ni Lakers President Magic Johnson at General Manager Rob Pelinka na hindi na makakasama si LeBron sa huling anim na laro ng grupo para sa tuluyan niyang paggaling. Matatanda ang nagtamo ng injury si LeBron noong Christmas Day game ng Lakers. Sa kaanim namang sunod na pagkakataon ay nabigo ang Lakers na makapasok sa postseason. Ulat palakasan ako si Eric Bukal para sa DZM 1530. Una sa kanan, ang impilang may paninindigan. Eric. Dito kay Harley. Dapat dedicated mo kay Harley yun. CME 1530, balita sa tanghali. At nakuha na natin mga kaibigan ang balita naman sa kalusugan. Makinig po kayo. Alamin. Pain reliever, mas magiging mabisa kung sasabayan ng pakikinig, akala ko kung ano, pakikinig sa musika. Ayon po yan sa isang pag-aaral. Anong pag-aaral kayang ginawa rito ng ating Miss Kalusugan Girl, Jo Mariano? Yes, magandang tanghali sa iyo, Sir Ed. Mas nagiging mabisa ang pain reliever sa ating katawan kung ito raw ay sasabayan ng pakikinig sa musika, particular na sa classical music. Mm-hmm. Ito'y batay sa pain model ng University of Utah Health sa Salt Lake City kung saan pinag-aralan ang bisa ng mga pain reliever gaya ng ibuprofen at cannabidiol kung ito ay sasabay sa pakikinig ng mga musika ni Mozart. Ayon sa resulta, bumaba ng 93% ang sakit na nararamdaman. Ito ay dahil sa nare-regulate ng musika ang brain-derived neurotrophic factor, isang uri ng protina na kalaunay nagresulta sa pagiging immune natin sa mga sakit. Kaya't payo ng mga eksperto, ang pakikinig ng mga classical music ay mabisang paraan ng meditation. Tumutulong rin ito upang makaiwas sa stress na maaaring magbunga ng pain o sakit. Ako po si Jo Mariano para sa Balitang Kalusugan ng DZM 1530, una sa kanan ng pilang may paninindigan. Maraming salamat, Jo. Paano lang kung mali yung music na pinakinggan, hindi yung mga musika ni Mozart? Hindi gagaling, ha? Nagtatanong lang po. DZM 1530, Balita sa Tanghali. At nakuha naman natin siyempre pa ang showbiz news. Ano ba ang ating showbiz news? Model na si Ion Perez ng Showtime. Inaming special sa kanya si Vice Ganda. Nako, ikaw ba direct GA? Sino daw ang special para sa iyo ngayon, ha? Alamin nga natin. Anong big ka? Ion? Ayon, ha? Parang science to, ha? Ion, Ion, ha? Perez. Sige, alamin natin. Mula sa ating showbiz authority, direct GA. Direk, magandang tanghali sa iyo. Yes, hello. Ayon pala yan, ha? Hindi Ion, ha? Yes, ayon po. Ayon, o. Oh. Tayo may mga special someone. Talaga, no? Ha? Uh-huh. Yes, so ito na nga, Sir Ed. Inamin ng ni Kuya Escort na si Ion Perez kagabi sa programang Gandang Gabi Vice ang pagiging special ni Vice Ganda sa kanya. Ay, ito'y matapos tanongin ni Charo Santos Concho si Escort kung ano nga bang namamagitan sa kanila ni Vice Ganda na siya rin namang sinigundahan ng binata. O, di ba? Maliban kay Ion, naimbitahan din si Ate Girl o si Jackie Gonzaga upang i-prank ang host ng programa sa pagbibis ng malamultong madre na siyang idea naman ng mga bida ng kiri. Oh. Pero ito nga lang, Sir Ed, ha? Samantala, nagtaka naman ang mga taga-subaybay ng programa na tila may mga pinutol na eksena kung saan narinig na sinabi ni Ion na hindi talaga siya magpatago at ipakikita niya talaga ang kanyang nararamdam para sa phenomenal star na si Vice Ganda. Mm-hmm. Phenomenal star, ha? Yes, sir. And kasi itong inerik kagabi, parang doon sa mga nakapanood talaga ng live sa programa, parang may mga ilan sa mga pinutol sa mga sinabi ni Ion. So, nagtaka lang yung mga tao nanood kagabi na parang kulang. Mm-hmm. Kasi parang lumalabas kasi na parang inamin talaga ni Ion na may something sila ni Vice Ganda doon sa live. Kasi nakataping na sila kagabi. Mm. So, si Vice Ganda ba, ano ba siya? Ano bang tawag doon? Yung transgender na? Hindi. Ay,
kasing hindi pa. Hindi pa? Ano pa rin siya? Oo. Wala pang binabago. Hindi pa rin. Pero, kasi, alam nang nakararami na si Ayon at si Vice, sila na talaga. Mm-hmm. Pero, syempre, wala pa rin confirmation from them. Pero, alam mo naman sa showbiz. Mm-hmm. Ayan. So, ayan natin sila. Sana lumigaya sila. Correct. So ayun na nga Sir Ed, ang mga ladies chika at hot nuts sa mundo ng showbiz ngayong tanghali. Mula dito sa Park and Fly Pasay City, ako si Jamie Duterte, nag-uulat para sa DZME 1530. Muna sa kanan, ang hindi lang. May paninindigan. Maraming salamat sa iyo, Direk GA. DZME 1530, balita sa tanghali. At muli natin balikan, mga kaibigan, ang ulo ng ating mga naglalakihang balita. Armed Forces of the Philippines kinumpirma ang daang-daang Chinese vessel sa paligid ng Pag-asa Island sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Manila Water inilabas na ang partial list ng mga barangay na lubang naapektuhan ng krisis sa tubig noong nakaraang buwan. Supply ng tubig para sa agrikultura mula sa Angat Dam, binawasan na. 31 mga artista ang nasa narco list, madaragdagan pa ayon sa PDEA. Samantala, Commission on Human Rights umapila sa paglalabas naman ng listahan. Kauna-unahang babaeng Pangulo at Chief Executive Officer ng Social Security System. Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte karagdagang kontribusyon para sa mga miyembro ng SSS, epektibo na ngayong buwan. At 24 oras na hotline numbers para sa mga distressed OFW inulunsad na po ng OWA. PME 1530, balita sa tanghali. At yan po mga kaibigan ang naging kalipunan ng ating DZME 1530 balita sa tanghali. Mga balitang tinipon at sinipi sa bulwagang pambalitaan ng DZME 1530. Sa pangunguna, syempre pa ng ating mga masisipag na news writers, Julian Baiza and Eric Bukal. Sa pangalan po ni Miss Jamie Quinto, ang ating news director. Ako po ang inyong pansamantalang nakasama, Ed Sarto. Huwag po kayong bibitaw ha, mga kababayan, dahil susunod na ang DZME playlist. Yan po yung iba't ibang awitin na inihanda po ng ating station manager, Mr. Tony T. Kung saan po ang the first song na inyong mapapakinggan ngayong tanghali right after nito ay inihahandog po mga kaibigan sa isang dakilang tao. Ipinanganak na maswerte, lumaking maswerte, hanggang ngayon ay pinagpapala, Engineer Alex Puentes. Ako naman po si Ed Sarto, maraming salamat, magandang tanghali sa inyong lahat. Rapido ni Tulfo. Mga balitang papasadahan, umaatikabong komentaryong malaman, higit sa lahat.